Hey, what's up guys? So, kumusta po kayo dyan? So, ito na nga yung motor ko, Supra GTR150. Nice. 20,000 odometer, 1 year and 7 months. Yan, napakastig pa rin, bagong-bago pa rin yung itsura niya. Ang mga in-upgrade ko pala dito mga idol, or mga accessories na binili ko, visor, radiator cover, stiff grill, saka yung top box. At saka na rin pampaporma yung visor ni Supra. Yan, makikita niyo mga idol. Yan, visor. Yan. Unang-una ko naging problema pala dito mga idol, yung tensioner. One year ko palang gamit tong motor na to. Yun, tumunog na nga yung tensioner niya. Nag-ingay. Parang kumukulo. Ang kasalanan ko kasi mga idol, 1 litro lang yung nilagay kong engine oil. Tama kayo. Ako na mali. Isang beses ako naglagay ng 1 liter na engine oil. So yun yung pagkakamali ko sa motor na to. Kaya 1 year pa lang, nag-ingay na agad yung tensioner. So yun, sabi sa mekaniko dito sa Jensan, dito sa amin, 1.2, 1.3, at marami na rin nag-recommend na 1.2 or 1.3 na engine oil, yung mga nauna, naka RS150, na yun dapat yung ilagay na rami ng engine oil. So yun, ang ginawa ko mga idol, pinareset ko siya, yun, nireset ng kaibigan ko, si Pops Ronnie Capin. So yun naman, nagtagal naman sa ng 4 months. So yun, after 4 months, nag-ingay na naman siya. So ang ginawa ko mga idol, dinala ko na lang siya doon sa kasa. Ningan ko siya ng warranty sa tensioner dito sa motor natin. At yun nga, 1 month pa lang, dumating na yung tensioner niya. Yun, kinuha nila yung luma. Nilagay nila yung bagong tensioner. So hanggang ngayon, almost 4 months na rin, wala pa rin namang ingay yung tensioner niya. So maganda. Maganda na yung tunog niya for 4 months. So yun, astig. Salamat Honda. So kung mag-ingay pa to mga idol, papalitan ko na lang to ng manual na tensioner. Mura lang naman yon, 400 or 500 ganyan. Yung palagay mo or yung bayad mo sa mekaniko, almost 200 din siguro. Kasi babaklas pa yan sila, magbabaklas pa ng fairings. So yon mga idol. Ang sunod ko na pinalitan dito sa motor na to, yung gulong niya. Kasi yung unang gulong, medyo gumaganon-ganon yung sa harapan niya, yung stock. Hindi masyadong bilog. So good thing, napakaganda ng nabili kong gulong at maganda talaga yung performance. So salamat sa seller nito. Nabili ko sa online, mura lang, maganda. Saka quality naman, maganda yung performance sa banking. Makapit siya mga idol. Euromina tires, made from Vietnam. Bola lang yan. At isa pang dito, naging problema ko yung bulb niya doon sa likod. Yung bulb niya kasi sa likod, napundi yung steady light niya. Pero yung pag nag-brake ka, umiilaw pa rin naman, pero pinalitan ko na siya. So 20 pesos lang din naman yung nagastos ko. Kasi lang naman yon, hindi branded na bulb yung sa T-light. Yun palang mga in-upgrade ko sa motor na to. Yun nga, yung stiff grill, top box, radiator cover, visor. Isa ko pa dyan na napapansin dito sa motor ko, medyo may tumutunog banda sa may liig nya. Nagkakaroon siya ng ingay kapag may kunting butas, maliit. So sa unang gamit mo, isang tunog, pero the rest wala na.
So, pag sa pagkakalam ko, sa ano na yan, sa bull race or sa knuckle bearing. So, yun lang yung pinaganuhan ko ngayon. Pinapakiramdaman sa motor na to. Kung knuckle bearing ba, bull race, isa lang naman yun, magkasama naman yun. Sa ano kasi yan, sa T-pose, yung bearing. So, yun ang sunod ko na ipapayos dito sa motor na to. Wala na, finish na. Pinalitan ko na rin pala to ng air filter. Kasi, pangit na yung air filter ko dati. Madumi. So, pinalitan ko na siya ng bago. Nagbili rin ako sa online, 200 plus lang, from Indonesia na air filter. So, okay naman, goods naman. Yung ano naman niya, kadena, saka sprocket, stock pa rin yan mga idol. Yan, stock pa rin yan lahat. Stock, mag, stock, lahat. Sa makina, stock talaga yan. Ang top speed ko pala nito mga idol, nung bagong-bago pa lang siya, mga mag 1 year, naka top speed ako dito ng 139 km per hour. Nakayuko na ako niyan. So, yun kasi wala pa ako nung top box. Kaya naka top speed ako ng 139 km per hour. Yun, maganda talaga. Mabangis. Okay na okay itong motor na to. Patitingnan ko yung ball race at yung knuckle bearing kung okay ba lahat. Kasi may tumutunog nga dun sa bandang leeg nya. Yun yung sunod na ipapa-upgrade ko dito. Tsaka yung ano nya mga idol, papalinisan ko na rin yung throttle body cleaning. Throttle body. Yun daw kasi sabi-sabi nila sa 20,000 odometer, magpa-cleaning daw. Saka yung FI, ano tawag doon? FI cleaning daw. Aww. Yun yung sabi-sabi nila. Pero magpapakonsult muna ako doon sa pinaka-mekaniko sa Honda. Kung yun ba talaga yung dapat gawin kapag 2 years na or 20,000 odometer na yung motor mo. So yun. Yun lang naman yung mga maintenance at naging problema ko sa motor na to. So far, sa 20,000 odometer niya, maganda pa rin yung performance niya. Yung handling niya, maganda. Yung performance ng makina, maganda pa rin yung acceleration. Okay na okay talaga. Kasi twice a week, naglo-long distance ako, inatid ko yung asawa ko. Kasi malayong trabaho niya, ganyan talaga, basta deep ed. Kung kukuha kayo ng motor na Supra GTR, most recommend ko to sa inyo kasi yun nga, ano lang yung mga naging problema ko, mga minor, tsaka sa maintenance, hindi sa ganun kalakihan, taga change oil lang yung i-maintain nyo. Wala na ako ibang minintain dito. Maganda naman yung performance niya, handling, napaka-comfort ng makina. Yung makina niya mga idol kapag naka high speed, hindi sa ganun ka-vibrate. Ayun yung gustong-gusto ko dito. Yun nga, napaka-tahimik ng makina niya, lalo na kung nagtagal, mainit. Mainit na talaga yung makina. Mas tumatahimik yung makina niya mga idol. Matipid sa gas. Kasi nilolong distance ko siya, almost 3 hours din yung biyahe ko. 150 pesos, balikan na yan. So, yun lang yung may share ko sa inyo sa motor na to. Honda Supra GTR, para sa akin, okay na okay to. 1 year and 7 months, still napakaganda pa rin. Paki-likes naman and subscribe na rin mga idol. So, salamat. Ride safe tayo palagi and God bless you all. Peace, yo!